kapanatagan at pagmamahala. Hi! Magandang gabi mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa manlusog kayong kalalagayan at ligtas, no? Sa bawat araw na kinakaharap natin sa loob ng pandemyang ito. Welcome po sa ating regular Capital Report. Happy Friday! Nako, masaya yung mga taga Maynila dahil marami tayong good news ngayon, mga kababayan, no? At lalo na yung mga nanay at tatay ko, lolo't lola ko na senior citizen. At syempre, ang bawat pamilyang Manileño sa lungsod ng Maynila, i-update namin kayo doon sa ating Christmas food box. Yan, para walang magutom at walang malungkot na Pasko. Oh, ngayong Disyembre sa bawat sulok iskinita ng ating minamahal na lungsod ng Maynila, no? At kung kayo po'y nanonood, ay please do share to your friends, lalo na sa Maynila, no? Yung ating mga kababayan dyan naman sa abroad, mga immigrants, saka OFW, kung kayo may mga kamag-anak dito, please do shares para share this program para ma-update din natin sila sa sitwasyon ng ating minamahal na lungsod. At yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon at Metro Manila na may kaanak sa Maynila, pakishare po itong broadcast na ito nang maabot natin ang bawat isa dito sa lungsod ng Maynila. At kayo din na mga nanonood sa iba't ibang dako ng ating bansa at mundo ay malaman ninyo ang sitwasyon ng ating kapitolyo ng bansa. Mga kababayan, please stay tuned. Mabilis lamang po ito. Ito pong Capital Report na ito ay programa ng Manila Public Information Office. Linggo-linggong update, no, sa ating minamahal na lungsod. Now, let me begin with good news sa loob ng pandemyang ito. Lagi pong good news lately. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at sana nga magtuloy-tuloy na, no? At ang ating pong COVID situation ngayong araw na ito, no, ay 8 lamang ang bagong infection. It's been ongoing for the past so many weeks now. Usually, ang COVID natin nasa 600, 700, 400, 900, minsan 1,000 pa sa isang araw, no? Pero mukhang nagiging magandang epekto ng bakuna at maraming salamat mga taga Maynila at yung mga dumadako sa Maynila sa inyong kusang disiplina. Ayan po, nasa inyong mga screen ang epekto ng pakikipagtulungan ng tao, pakikiisa sa disiplina at pagsunod sa mga tagubilin ng ating pamahalang lungsod na tayo'y magpabakuna. Ayan po, 8 at 96 na lamang, below 100, kahit na ang lungsod ng Maynila ay napakasiksik. Yung iba pong syudad ay malalaki po ang lote, malalaki po ang lupa, pero in terms of population per square kilometer, ang Maynila po ay pinakasiksik, if not in Asia, sa buong Pilipinas, most dense city. Magkaganon pa man ay ipinagpapasalamat natin sa Diyos na talagang mababa ang impeksyon natin. Pero huwag tayo ma-excite, ha? Huwag tayo ma-excite, please. Okay lang tayong hopeful or konting excited, pero not too much excitement. Kasi meron pong anim na nakaligtas ngayon at wala namang namatay na itala. Pero may 8 po tayong na-impeksyon. Ibig sabihin, nandiyan pa rin ang COVID-19, no, yung panganib na dulot nito, at maaaring may masawi o lalo na yung mga nagtatrabaho, sayang naman. Ibigay mo, ngayon ka palang ulit nagkakatrabaho, bigla kang absent ng 14 days dahil infected ka ng COVID-19, magpapasko pa naman. No, alam ko, marami sa inyo nawalan ng trabaho, ngayon palang pumapasok ulit. No? Kaya kailangan natin ng kusang disiplina. So, ingat. Bakuna. Sabi ko nga, yung ating minamahal na Vice Mayor, nako, araw-araw,
umiikot, nakikipag-usap sa tao, at the same time, nagbabakuna ang ating minamahal na Vice Mayor Honey Bakuna. Eh, hindi, Honey Lakuna. Niloloko ko siya. Ate Honey, ang tawag ko na sa iyo, Honey Bakuna. Napaka-dedicated, no? Maraming maraming salamat sa iyo, Vice Mayor Honey Lakuna, at Manila Health Department, mga direktor ng ospital, mga doktor at nurses at medical frontliners, no? Konting ingat, konting disiplina, focus. Ang kalaban natin, COVID-19. Yan ang sumira ng ating ekonomiya, nagpahirap sa buhay natin, at nagdulot ng kasawian sa ilan nating mga kaanak, no? Kaya siya ang focus natin. Siya ang tunay na kalaban. Kaya po, sa inyong lahat, ay good news po yan. At sana nga po ay magtuloy-tuloy na. At konting panahon na lang, baka mapagtagumpayan po natin na talagang tuluyan ang talunin si COVID-19. No? At umabot na po sa 180,088 ang napaglingkuran ng lungsod ng Maynila na libreng swab testing. Opo, ito po ang gold standard of testing na ginagawa ng lungsod ng Maynila through drive-thru sa 6 na ospital para sa lahat. Ibig sabihin, mga kababayan, katulad ng pulisiya natin sa bakuna, kahit sino, open policy, no? Kahit sino gusto magpabakuna, bakunahan natin. It's a universal problem. It has to be approached inclusively. Sama-sama tayo lahat, mapa Maynila at mga dumadako sa Maynila, no? Ganon din sa swab. Para naman, kahit paano, maibsan namin yung inyong mga gastos. Kasi mahal din, no, magpa-test. May gastos po yan. Pero hanggat kaya ng lungsod ng Maynila, mananatili po yan libre sa ating mga kababayan at sino man na nangangamba na baka sila ay may impeksyon dahil na-expose sila sa isang infected or meron silang mga masasamang pakiramdam, no? Now, mga kababayan, 9% lamang po ang ating occupancy rate sa ating 6 na ospital at 4% naman sa ating bagong tatag na Manila COVID-19 Field Hospital, no? At wala naman po sa ating mga quarantine facility so far, sa awa ng Diyos, no? At mga kababayan, let me take this opportunity nga pala na pasalamatan ko yung ating mga bagong doktor at nurses at medical frontliners sa Manila COVID-19 Field Hospital. Ito po yung Field Hospital na pinagawa ng inyong pamalang lungsod noong unang quarter ng taon na ito. Sapagkat, naku po, ang laki pong bagay sa ating mga 6 na ospital ang pagkakatatag ng Manila COVID Field Hospital sapagkat nagagamit natin yung ibang pasilidad ng ospital para sa ibang may sakit imbes na napupuno ng may COVID-19 or COVID-19 na patient, no? Ngayon po, mga kababayan, ay nais ko naman kayong update. Tuloy-tuloy ang ating bakunahan. 6,093 ang nabakunahan, na-deploy ngayong araw na ito. 1,510 sa first dose, 3,343 sa second dose, at 1,240 sa booster shot. Ayan. So, ibig sabihin, kahit po umabot na sa 147% sa first dose ang nabakunahan natin at 132% sa second dose ang nabakunahan natin, with the total numbers of 1,567,065 at 1,410,994 and 2,939,242 ang na-vaccine deployed. Hindi po tayo tumitigil na bigyan pa rin ng pagkakataon yung mga taong hindi pa bakunado at ngayon pa lamang nagdidesisyon. At yung iba nating mga kababayan na nagtitiwala sa Maynila at dito nagpapabakuna ay binabakunahan din natin. In fact, with the new program and policy of the national government through President Rodrigo Roa Duterte and IATF, the National Vaccination Day, ang City of Manila ay kasapi, katulad ng ibang local government unit dito sa Metro Manila. Nabakunahan yung ating mga kababayan.
sa iba't ibang dako ng probinsya sa buong bansa. And thank you sa ating Manila Health Department Director Doc Fox Pangan at mga Manila Health Department employees or kawani ng ating Manila Health Department na nadidestino sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. No. Eh naman, ibig sabihin, maganda po 'yon, parang open policy po ng Maynila 'yon. Ngayon, national policy na siya, no? Which is good dahil bakuna, 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 bakuna. At may awaan Diyos, abutin natin yung takdang numero sa pangkalahatan sa buong bansa. No, I hope ito ay makatulong ng gusto. No, makatulong ng gusto sa ating mga kababayan na mabigyan ng dagdag protection. Now, mga kababayan, umabot naman po sa 158,000 na. Salamat, mga nanay, tatay, o salamat sa inyong pakikinig sa akin sa panawagan kong iparehistro na ang inyong mga anak, no, na magpabakuna at 158,724 na po ang registered sa ating mga 12 years old at hanggang 17 years old. No. Ngayon po ay may 17 na first dose na nabakunahan and 2,944 ang nabakunahan naman sa second dose. A total of 3,014 ang nabakunahan ngayong araw na ito at nasa 110,000 na po. Out of 158,000 na nakarehistro, no? 110,169 ang vaccinated sa first dose and 68,312 ang fully vaccinated na minor de edad or 12 years old to 17 years old with a total of 178,481 doses deployed dedicated sa ating mga 12 to 17 years old. Okay? So, nasa 61,000 naman po ang vaccine deployed or vaccinated for booster. 61,142. Ayan naman, ang mga nakapagpa-booster na sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Now, ito po ang vaccination schedule for Saturday. Walang tulugan. Walang pahingahan to. Kailangan lagi mabilis ang kilos. Ha? O, maraming salamat again ha, sa ating mga vaccinator, mga barangay chairman, kagawad, volunteers, and Manila Health Department. Tomorrow, December 11, 2021, hospitals, malls, school sites for first dose, second dose, and booster across demographics. Ibig sabihin, across category from A1 to A5. No? Hospital ng Maynila, Santa Ana Hospital, Gat Andres Bonifacio Hospital, Justice Jose Abad Santos Hospital, Hospital ng Tondo, Hospital ng Sampaloc, SM City San Lazaro, SM City Manila, Robinson's Place Manila, Lucky Chinatown. Oh, yan, all brands. Ah, ba, may all brands na ngayon. Hindi kasi halo-halo na to each eh. May second dose eh. Kasi 'di ba may rule pag first dose hindi sasabihin. Oh, pero ito naman eh, andiyan naman ay mga magagandang mas gusto ng tao na bakuna. Oh, lalo na sa mga bata. Oh, swerte sila. Nabakuna na rin sila ng Pfizer, no? Ito naman, hospital special school site para sa vaccination second dose minors. Sabado rin. Santa Ana Hospital, Hospital ng Maynila, Gat Andres Bonifacio Hospital, Justice Abad Santos Hospital, Hospital ng Tondo, Hospital ng Sampaloc, SM City San Lazaro, SM City Manila, Robinson's Place Manila, Lucky Chinatown Mall. Ayan po, yung babakunahan ng Pfizer. Now, bakuna, bakuna, bakuna. Pero, at the same time, gamot, gamot, gamot. Meron tayong remdesivir, meron tayong tocilizumab, meron tayong molnupiravir, yung bagong gamot, at yung pinakabagong gamot, baricitinib. No? Ngayon po, dumating na
yung additional order natin ng mamahaling gamot ulit para sa COVID-19. Dumating na po 250 pieces na tocilizumab, 400 milligram each. Oh, yan. New arrival. Walang palakpak. Pakpak! Oh, doon man lamang palakpakan natin yung ating mga Manila Health Department employees, si Vice Mayor Hani Lacuna, dahil ang City of Manila laging ina-advance yung mga posible mangyari pag nagkaroon ng demand. Dati-rati, walang demand yan. Pero nung nagkaroon ng demand, dahil meron tayo, na-share natin sa mga kababayan natin. At maraming nabuhay. Kahit may pera ka, wala ka namang mabilan. Tapos, lalo na yung mga mahihirap. Ang mahalo niyan, nasa 80,000 yan, 60,000. Minsan sa black market, 100,000 pa. Pero po, wag naman loobin ng Diyos, baka kailanganin ninyo. Pwede po kayo, welcome kayo sa Maynila. Now, congratulations sa ating Santa Ana Hospital. Partner in quality. Congratulations sa ating mga kasamahan diyan sa Santa Ana Hospital. Talagang pataas ang pataas ang kalidad ng serbisyo ng pampublikong ospital o katulad ng Santa Ana Hospital. Sa inyo diyan, kay Director Grace Padilla, kay Sis Con at iba pang mga leader, staff, medical frontliners and non-medical personnel ng Santa Ana Hospital, congratulations sa inyo. I'm proud of you. Ganon din ang ating ospital ng Sampalo. Nabalik na. Ibig sabihin, bumuti. Ang re-accreditation ng ospital ng Sampalo as mother baby friendly health facility. Yan, granted by Department of Health. Congratulations, Doktora Director Laksamana at sampu ng iyong mga kasamahan at mga doktor at nurses sa ospital ng Sampalo. Palakpakan sa kanila. Okay. Congratulations sa ating live man. Uy, ang ganda. Mga kababayan, gusto niyo ba ng open space? Maluwag para sa inyong mga anak at apo. Ayan pong nakikita niyo sa screen ay live. Ito po ay programa ng Manila Business Permit headed by Director Levy Pacundo and his group at ng ating Tourism Office. Dito po, nagbigay po tayo ng pagkakataon sa mga negosyante, yung maliliit natin negosyante, na magkaroon ng tindahan, makapagtinda sa loob ng Mayan Garden katulad last year, at makapag-create ng trabaho. Benta, hi! Kaway-kaway! Live po yun, ha? Live sa Mayan Garden. Kamusta kayo dyan? So, yung mga negosyante nakapagtinda, yung mga negosyante nakapagbigay ng trabaho. Masaya na po ako doon. Kaya po, kayo naman, kung kayo gusto nyo sa mall, bukas na yung mga malls natin, no? Kung gusto nyo naman park, open space, ayan po, ang ating Mayan Garden. Ayan. Masaya ako sa mga negosyante. Ito mga maliliit na negosyante na ito, na nakapaghanap buhay, nakapagtrabaho, at nakapagbibigay ng trabaho, ay masaya ako para sa inyo. Mga Batang Maynila, pumunta kayo araw-araw, ngayong Pasko, ngayong Disyembre, sa Mayan Garden, and you enjoy the nature, and you enjoy going out. Sabi ko sa inyo, unti-unti, babalik tayo sa normal. Tingin ko kaya natin yan. You enjoy some activities with your mga apo, mga lolo't lola, mga anak, no? Tiway-tiway yan, wala kayong tosgas dyan.
unless kakain kayo, which is good, mabebentahan yung ating mga negosyante, may laro, makapaglaro yung mga anak ninyo, ha? At open space. Basketball pa. Excited daw. Mga kababayan, sa totoo, hindi naman sa kayo po ang kaligayahan ko. Sa totoo lamang, mga kababayan. Sa inyo lang ako umuugot ng lakas ng loob. Kaya, let me take this opportunity, yung mga iniikot kong bayan, munisipyo, sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa mainit ninyong pagtanggap sa amin. Lalo na po, pag bumababa kami sa inyo, ako po talaga gusto ko makita yung tunay ninyong sitwasyon, gusto ko marinig yung hinaing ninyo, gusto ko rin marinig yung pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Para pagdating ng araw, may awan Diyos at sa tulong ninyo, magkaroon kayo ng gobyerno na masinop, mainam at epesyente. Pero masaya-masaya ako sapagkat sa inyo talaga ako kumukuha ng lakas ng loob. Yung alam nyo, yung tanghaling tapat, yung mainit, hindi alintana sa inyo, yung mga yakap ninyo, yung mga pakikipagkamay ninyo, yung pakikisalamuha, yung init ng pagtanggap. Mga kababayan natin Pilipino, maraming salamat sa inyo. Kaya pag gaganon at mga ganito, ayan, lumalakas ang loob ko. Dahil sa inyo lang ako humuhugot ng lakas ng loob sa ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan. Kayo lamang po ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin sa laban natin ito. Mabigat itong laban na ito. Pamalaki yan pero ako naniniwala dahil sa inyo, sa araw-araw, kahit saan mang dako, kung naningil kay ako ng selfie picture, no? 20-20, etnib-etnib, ang yaman ko na siguro. Pero libre yan, tsatsagain natin. But again, maraming salamat, mga kababayan ko, sa inyong mainit na pagtanggap. At again, sa inyo lang talaga ako kumukuha at umuhugot ng lakas ng loob. Sa ating mga Marites at mga Andres, kasama na ako doon, Andres. Marami sa o enjoy. Punta kayo sa Mehan Garden. Ito mga small businesses sa Maynila at hindi taga Maynila na bibigyan ng opportunity makapaghanap buhay, kumita at makapagbigay ng trabaho. Ang gusto ko makapagtrabaho kayo. Now, again, I would like to thank and congratulate Division of City School sa ating director, superintendent, Magdalena Lim, Dr. Magdalena Lim. Congratulations to the DCS family of Manila. No? Congratulations sapagkat nagbukas na po ang pilot implementation, sabi ko na sa inyo, maganda lang tayo, makikilala at mabibigyan tayo ng pagkakataon. Nagbukas na po ang face-to-face pilot implementation, limited face-to-face classes sa lungsod ng Maynila. Ayan po si Vice Mayor Hani Lacuna. Nabigay na rin yung mga hygiene kit sa yung mga nanonood, mga batang Maynila. Kung natanggap nyo na yung hygiene kit, kanina nung nasa sunog ako, pinuntahan ko yung sunog sa San Andres. Nalulungkot ako sa inyo. But sana, yung binigay natin kanina, maibili nyo kagad ng bubong, dingding, plywood, makatayo kayo kagad. Gusto ko, makarecover kayo kagad. Kaya madalas ko pong isipin na pera, on top of the pagkain, yung pera para makabili kayo kagad ng gamit. Ayan si Congressman Yul Serbo. At saka si Vice Mayor Hani Lacuna, doon po sa pagbubukas sa Aurora Quezon Elementary School for kinder to grade 3 level at Ramon Abansenya High School para sa senior high. Yan. Unti-unti, nag-normalize. Congratulations, City of Manila Division of City School. Congratulations. Yan. Okay. Ngayon naman, mga kababayan, nais ko pong ipanawagan para hindi kayo na mahirapan, ha? Magre-renew na naman ang business permit
As you all know, kaya tayo naging competitive sa buong mundo under the Bloomberg competition. Remember, we landed in the top 50, dalawa lang ho sa Pilipinas, Butuan City at Manila. Dahil inilaban natin yung ating sistema, then nanalo po tayo sa top 50 out of 600 cities sa buong mundo. Ngayon, nais kong panawagan, kayo po, hinikayat ko mga business owner na magpa-register sa ating Go Manila app bilang paghahanda sa nalalapit na business renewal sa January na gaganapin naman sa mga sumusunod. Lucky Chinatown Mall, Robinson's Place Manila, SM Manila, SM San Lazaro at Isitan Recto. Para hindi na mahaba ang pila. Ha? Para hindi na mahaba ang pila. Para sa inyo to. At yan, maraming mga kababayan natin sa abroad na nakabayad ng 1 milyar. Online payment. Kaya ito naman sa business. Magparehistro po kayo. Ha? Please, please, para makaiwas tayo sa mahabang pila at least hindi na natin kailangan habulin yung oras o sa last day. Yan, online. Tapos, gusto ko lang ipaalala sa mga 1 milyar businesses, mga nahuli sa traffic. Tayo po ay nakapaloob pa rin sa amnesty. Ha? Meron pa kayo hanggang December 31. Grab the opportunity. Lagi po ako nag-i-issue ng amnestiya dahil ako po, gusto ko lang disiplina. Pero gusto ko iparamdam din sa inyo na inuunawa kayo ng pamahalang lungsod ng Maynila at may gobyernong umuunawa sa inyong lahat. But for this, para sa 2022 business renewal, magparehistro na po kayo sa Go Manila. Yan ha. Yan. Okay. At asa na yung pamasko ko sa mga taong bayan? Meron kang kopya dyan. Ito naman. District 1, District 2, 3, at District 4. Toits. Ako. Ayan. Okay. Sa mga sinabi ko sa inyo kanina, no? Gusto ko kayong itawid ngayong Pasko. Gusto ko walang magutom ulit sa Maynila. Gusto ko walang malungkot na bahay pag Pasko, no? Yung nagpapasko yung kapitbahay mo, ikaw walang handa, ayoko mangyari sa inyo yan. Masakit na pakiramdam yun. Yung wala ka man lang maiyain sa mga anak mo, no? Ayoko mangyayari sa inyo yun. Kaya kahit gano'ng kahirap ang buhay, gusto ko iraos kayo. Gusto ko itawid kayo. Kaya sinupin ninyo. Ha? Umikot na po, maraming salamat sa DPS, sa MTPB, at saka sa City Engineering Office, sa mga empleyado nila. 485 barangays na. No? Inagahan ko na po, mga kababayan, para yung agam-agam nyo na may handa kaya ako sa Pasko. Ano ba uunahin ko? Ibibili ko ba ng damit ang anak ko o regalo ang anak ko o yung kakainin namin sa Pasko para meron kami mapagharimunan o Noche Buena o Medianoche. Kaya inagahan ko na po para maramdaman ninyo na kahit anong mangyari, may mapagsasaluhan kayo sa Pasko. Ayokong danasin ninyo yung dinanas namin ng pamilya namin. Pero kahit paano naman, ang nanay ko ay nakakabili ng 1 Coke litro, no? Pag Pasko, saka yung mga nakuha kong panis na hotdog sa Divisoria Market nung araw, yung mga slices ng hamon, yung mga talsik ng hamon, ayoko pong danasin nyo yun. Mahirap maging mahirap. Lalo na pagka siyempre, holiday, gusto mo maramdaman. Gusto ko, yan, ihanda nyo na yan. O at least, kahit anong mangyari, lalo na yung mga mahihirap nating mga kababayan, no? Kahit anong mangyari, itabi nyo na yan.
Tapos yung inyong savings, o ibili niyo na ng regalo sa anak ninyo. Para yung natipid niyo dito, no? O yun naman ang pangregalo niyo sa mga anak ninyo. Walang magugutom sa Maynila. Walang malungkot na Pasko sa bawat pamilyang Manileño. 700,000 families more or less in the city of Manila. Yung iba, maswerte, siyempre, tayo, wala naman tayong pinipili, no? Mahirap, middle class, mayaman, lahat magkakaroon. Lahat mararamdaman may gobyerno. Mano pa, no? Yung mga mahihirap nating mga kababayan. Ayan. Meron na kayo. Itabi nyo, ha? Pakiusap ko lang. Tiisin nyo na ng konti. Alam ko, minsan nakakatokso tirahin yung karne norte, ah, yung keso, yung spaghetti. Kasi parang tumutulo laway mo. Ah, kailan ba namin titirahin to? Pero tiisin nyo na yung cocktail para sa Pasko. Ah, ikaw, kapatid mo, nanay mo, saka tatay mo, no? Sama-sama kayo sa lamesa. Natapos ang 2021, buo pa rin kayo. Yung iba naman malungkot dahil nawala yung pamilya nila o miyembro ng pamilya nila. Sama-sama kayo sa lamesa, buo pa rin ang pamilya. Nakaraos tayo. May awa ang Diyos, makakaraos tayo ulit. Lagi ko kayong itatawid hanggat maaari. No? Pipilitin ko laging maging masinop, mainam, at epesyente kayong paglingkuran. Abangan po ninyo yan. No? Nasa 485 barangays na. 435. So most likely, tapos na, nadali na dyan yung district. Ayan na pala. O, district 1, natapos na. District 2, district 3. O ngayon, nasa district 4 na. So bukas, o taka linggo, lunes, o matatapos yan. O, ibeta nyo na to sa Gedli. Meron na kayong mabubunot sa Pasko. Ngayon, ayan ang bawat pamilya, no? At siyempre, ang aking favorite. Mga lolo't lola ko, ha? Mga nanay tatay ko na senior citizen. Nako, siyempre, special kayo bukod. Ha? Sa meron na kayong food box, bawat family, Christmas food package sa bawat pamilyang Manileño sa Maynila. On top of that, mga lolo't lola ko, meron ako ulit regalo sa inyo. Jaran! Sa mga... Sana all. 150,000 umigit kumulang na mga lolo't lola ko, nanay tatay ko, na senior citizen sa lungsod ng Maynila. O, meron kayo ulit Christmas gift. O, ayan. Parang model lang. Ano that? Ano yan? Yung sa... Ano tawag doon? Yung sa... Ano yung show yun? Yung may mga attache case. Ito, deal to. Ayan. May cookies, may baso, may chocolate, cacao, at yung ating patungan ng baso. Ayan. Kasi, noong nakaraan, may mug pa sila, di ba? Ayan. Sosyal, no? Sosya, mga lolo't lola ko. Naku, Diyos ko. Hindi lang yan. Ha? Hindi lang yan. Meron pa kayong eto. Binili natin sa mga magsasakang Pilipino sa Mindanao. Yes. Sariling atin. Pinakamahal na bigas. black rice. No? Yan po. Meron kayong black rice. Nandiyan na rin kung paano. Sabi niyo, bakit naman ganun ang binigay ni Yorme? Ang itim-itim ng bigas. Ako, Diyos ko, Nay, Tay. Kasi special kayo sa akin. I want you to have the best. Yes. Yung paminsan-minsan, katulad nung Ensure Milk. Matikman yun. Kahit pa paano. Diba? Kasakwentuhan, kasali ka. Ay, yung ganyang mano. Ay, natikman ko na yan. Ngayon naman, ito po, pinag-aagawan to sa mundo. At saka talagang medyo, pag medyo may pera to, gusto ko, yung mga lolo't lola ko, meron kayong black rice, masustansyang bigas.
Oh, meron pong pamamaraan kung paano iluluto. Oh, ayan, black rice galing sa Mindanao. Ayan, mga kababayan natin sa Mindanao. O kami ang namimili ng inyong bigas dyan na mamahalin. Oh, ang inyong pamalang lusod ng Maynila. Ayan po. So, meron ka ng bigas. Ha? Siksikliglig ah. Meron ka pang gift sa lolo't lola ko. At syempre, yung food box. No? Yung ating food box. Ha? Bastong basto. Anong kanta yan? Anong? Ha? Adil or no deal? Ayan. mahal ko kayo, mga lolo't lola ko, nanay tatay ko, nako, Diyos ko, plus may allowance pa yan. At, syempre, sana all. Malay mo. Malay mo. Total, mahirig ka umirit, ha? Malay mo, bu. Malay mo, buong Pilipinas na yan. Oh, bakit ba? Nagawa sa Maynila, edi. Bakit naman hindi sa buong Pilipinas? Eh! Ay, huwag ka ma-excite. pag ngumiti ang lola ko, ang lolo ko, masaya na ako. Mga nanay, tatay. Oh, ha? Oh, happy birthday, 557. Cakes na na-distribute noong December 9 at December 10, 619, 142,851 senior citizen na nakatanggap na ng Bala Diabetes na cake. Matamis na chocolate cake. Ito po ay konti naming ang tawag dito, alaala sa inyong karawan. So, mga lolo't lola ko, happy birthday sa inyo. Okay? So, abangan! Baka next week, ma-deliver na yung inyong mga regalo. At, I love you! Mga lolo't lola ko, mga nanay, tatay ko, tingnan mo naman, di ba? Yung ngiting wagas. Ngiting tagumpay. Di ba? Yun ang aking, kaligayahan sa mga yan mga bagay na sabi ko nga ayan nakita mo naman di ba yung sabi ko nga kay Ate Honey basta itutuloy mo lahat yan allowance ng senior cake ng senior regalo ng senior yung PWD yung allowance nila yung solo parent tapos yung K-12 allowance ng estudyante tapos allowance sa kolehiyo. Basta ibalik ang pera sa tao. Aramdaman. Nangako naman si Vice Mayor Hani Lacuna na tuloy-tuloy lahat ang nasimulan natin. Salamat naman. Ayan, okay? At kung kayo naman nasa Malate area, pumunta kayo sa ating Street Food Festival. Sa Remedios Circle. Ayan. Binigyan din natin ng opportunity ang iba nating mga kababayan makapaghanap buhay sa Remedios Circle. Ayan po. Ayan. Punta po kayo dyan. Meron pong 25 stalls, 5 p.m. to 10 p.m. para sa ating Manila Street Food Festival hanggang December 30. Okay. Now, nice po natin pasalamatan na again, Swiss Bell Hotel Blue Lane, 50 food packs, Tinapayan Bakery, Assorted Pastry, and Ricardo Supan sa kanyang miniature house. Thank you very much. At plugging o negosyo, P. Campa Corner de los Reyes Street, Sampaloc, Manila. The Hungry Taco. Yan. Maaari nyo po sila makita sa www.facebook.com/thehungrytaco. O, yan po. At happy birthday kina Kimi Pilyonar Makasaya, Rosalino Makasaya, at Ruelio Makasaya, sana lahat kayo ay sumaya. Yan yan. Pwede. Ha? Makahirit pa eh, no? Happy birthday, Teresa Amador. Happy birthday, Grace Clemente. Si Grace, birthday. Oy, papakain si Grace. Papaugbo. Papaugbo yan, no? Lechon, kamto. Grace, ha?
Oh, Camille Salonga, happy birthday. Happy birthday Sarah Pakasong. And happy birthday Chairman Christy Cruz Mare, happy birthday. Happy 245th founding anniversary sa Pi Beta Kappa Fraternity Sorority Philippines. Oh, ayan. Okay. Salamat po kami kay Yomi na binigyan niya kami priority makapag-team na rito sa Mayang Garden. Napakalaking bagay po sa aming mga vendor dito na kumikita po kami para sa Christmas. Maraming maraming salamat, Yomi. Napakabait niyo po. Sinusundan ko po siya mula nung una niyang pag-upo. Na natatakot po ako dahil napakahusay niya. At sa yung isang unang 100 araw, napakalaki po ng ibinayad niya. Pinagdadasal ko po siya, meron akong mga messages. Thank you. Pinagdadasal ko po siya na magkaroon ng maraming taon pang malakas ang katawan. Pinocongratulate ko rin po ang kanyang misis sa pagiging napaka maunawain sa kulang na sa oras. Tama. Dahil sa pagtupad ng tungkulin. I love Mayor Isko. I love all the people of the city government of Manila, especially those workers, those health workers, na kahit po umuulan may bahana, nag-i-injection pa po. Thank you. Buti pa kayo, na-appreciate nyo. Kahit baha, ulan, nagbabakuna yung ating mga health workers. Totoo po yun. Yung dedikasyon ng ating mga taga Manila Health Department. At saka yung nagbakuna na volunteers kahit gabi, 24/7 nagbabakuna. Thank you. I'm happy when you're happy. Muli, ayan ang ating Capital Report ngayong araw ng Biyernes at happy weekend, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Mag-iingat kayo, ha? Ingat, ingat, ingat. O, walang bibitaw, walang susuko. Hindi tayo susuko. Kahit na anong problema, kahit anong suliranin, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakaraos tayo. Makakaraos tayo. Kapit lang. Basta, mga kababayan, matuto tayo maging masaya sa pagpapasalamat sa Diyos. Ha? Ngayong gabi, bago tayo matulog, manalangin tayo. Ipasalamat natin ng buhay na pinagkaloob sa atin. Ano man ang suliranin, ano man ang mga hamon sa buhay, minsan, tingnan natin, baka nasa harapan lang natin yung blessing. Ipagpasalamat natin yun. Manalangin din tayo na yung may mga sakit, hagkan nawa ng kamay ng Panginoon Diyos nang gumaling na sila agad. Yung mga pamilya nang nasawit, nangungulila. No, ipanalangin natin na bigyan ng katatagan ang kanilang damdamin. At ipanalangin natin ang mga mahihirap nating kababayan na magkaroon na rin ng kaluwagan sa buhay. At sabay-sabay tayo manalangin ngayong gabi. Ano man ang inyong reliyon, basta naniniwala kayo na may Diyos sa itaas, sa langit, no? Panalangin natin na matapos na ang pandemyang ito sa Maynila, sa bansa, at sa buong mundo. Kapit lang, walang bibitaw. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Ngayon, sa inyong pagtugon sa aking mga panawagan, sa inyong pagsunod sa aking mga alituntuning ipinatutupad para rin naman sa kabutihan ninyo. Susuklian po namin yan ni Vice Mayor Hani Lacuna ng isang masinop, mainam, at epesyenteng pamalang lungsod ng Maynila. May gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magandang gabi po. Mag-iingat kayong lahat. I love you. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapat. Manila! God first.